Ito, pagpapaanda rin, biglang malolobat. May karga siya, yan natin mga. Subukan natin paanda rin. Ayan. Biglang malolobat siya. Tapos, yung andar niya, walang puwersa. Ayan. Malolobat siya. Hindi pa nakakaisod ng kaunti yan. Tapos, yung andar niya, walang puwersa. Hindi siya nakakatuloy. Ayan. Ganyan din ba yung e-bike nyo? May problema kasi yan. Sa battery. May papakita ko sa inyo kung paano ayusin yan. Yung lobat agad o. Tsaka walang pwersa, hindi siya nakakaisod ng mabilis. Yung battery ko ay 48 volts 32 Ah. Yan. Apat na battery kasi yan, 12 volts. Apat na battery, pinagdugtong-dugtong para maging 48 volts. Yan. Isang set na yan, apat na kapulog na battery. Itong nasa ibabaw na battery, ayan yung sira. Napalitan ko na yan kanina ng bago, yung nasa ilalim nan. Kumbaga, ipapakita ko lang sa inyo kung paano malalaman kung ano yung sira. Ngayon, kakailangan natin yung e-bike para malaman natin kung alin yung battery na sira. Papantarin natin yan habang tinetest yung battery. Ngayon, papandarin natin yan. Makikita nyo, ikot yung gulong yan. Pero hindi siya malolobat kasi walang bigat yung ano, yung e-bike. Kumbaga, nakaka-ikot ng maigi yung makina. Ngayon, malalaman natin kung alin yung sira dyan sa battery kapag tinest natin. So, netetest na natin siya gamit ang multi-tester. Yan. Malalaman natin yan habang pinapaikot yung gulong yung pinapaandar. Itetest natin siya gamit ang multi-tester. Ang bawat isang battery ay 12 volts. Yan, 12 volts. Kung alin yung mas mababa dyan, ayun yung sira. Yan, apat na battery yan. Yan, 12 volts din yung pangalawa. Pati yung pangatlo. At itong sa ibabaw, ayun yung sira. Ngayon, pagka-test natin yung sa ibabaw, makikita nyo kung ilang voltaya na lang dyan habang pinapaandar yung e-bike. Ayan. Baliktad. Ayan, umabot na siya ng 8 volts. Kumbaga, yung tatlong battery na kasama niya, nahihila niya pababa. Kaya nalolobat yung pinaka-battery niya. Kaya hindi siya masyadong humuhugot ng pwersa. Ngayon, papalitan na natin siya. Itong nasa ibabaw, ayan yung sira. Yung nasa ilalim, ayan yung bago na kinabit ko na kanina. Ngayon, ililipat ulit natin yung wirings niya para ilagay dun sa bago. Pumunta kasi ako dun sa branch dito ng NWOW dito sa amin para bumili ng battery. Yun nga lang, hindi sila nagbebenta ng isahang battery. Isang set ang binebenta nila. Isang set nila ay nasa 9,500. Masyado mabigat sa bulsa. Pero isa lang naman kailangan ko. Kaya sa online ako bumili sa Lazada. Sa 2,000 lang siya yung isa. Medyo mas mura kaysa dun sa NWOW branch. Ayan, ito, nilipat ko na yung wirings na sa bago. Itong nasa ibaba, ayan, yung luma, yung sira, tinanggal ko na. Ngayon, itetest natin. Ayan, makikita nyo naman, ayan. Ngayon, papantry natin yan. Subukan natin yan kung malolobat pa. Hindi lang, may nakaharang. Ayan, okay na siya, hindi na siya nalolobat. May pwersa na rin yung makina niya. Hindi tulad kanina, nung nakakawit isira. Ngayon, okay na tayo dyan sa battery.
Ngayon, may papakita ko sa inyo isa pang problema ng e-bike. Kadalasang nangyayari. Ito, papakita ko sa inyo. Yung sa fuse. Ito, kung makikita nyo, hindi nagbubukas yung ilaw niya. Wala, oh. Walang power. Kahit pa anong pihito sa susi. Nakasaksak naman yung sa battery. Yung pinakano niya, yan. Oh. Nakasaksak. Pero wala pa rin siyang ano, power. Ang problema niyan, ito sa fuse. Nilagay ko yan dyan, yung sirang fuse. Yan kasi yung madalas na ano, na nangyayari kapag nawawala yung power. Pumuputok yung fuse. Yan. Kahit pa anong gawin mong ano, wala siyang function, walang power. Ngayon, pag pinalitan natin to, babalik na yung pinaka ano, power niya. Yan, kung makikita nyo, ito ay yung ano, sira, ayan o. Magaputol na yung pinaka ano niya. Ngayon, papalitan natin siya ng bago. Eh, pagka-selfpack natin dyan, goods na yan. Ayan, kumislap pa. Ang nakikita nyo, ayan, o-open ay start ulit natin yung e-bike. Ayan, meron na siya. Yung fuse kasi, siya yung nagpo-protect sa battery natin. Kung maga, pinuputol niya yung connection, pumuputok siya kapag merong kakaibang nangyayari sa wirings. Tulad ng nagpa-grounded, ganyan, pumuputok siya. Kaya ako, nagpabawon ako ng marami nito. Yan. Para in case na nasa biyahe ako, sasalpak ko na lang siya. Kung wala naman kayong fuse, pwede nyo naman pagdugtungin yan. Kung walang kayong maliit na wire, kaya ano, pwede nyo pagdugtungin yung pinakano ng fuse lagayan nun. Kaya lang, hindi yun advisable. Kasi nandiyan nga yung fuse para protectan yung battery natin. Pag nilagay nyo yun ng ano, ng dinugtong nyo yun ng walang fuse, kung ano mang mangyari dyan sa connection, hindi niya mapaprotektahan yung battery natin. Baka lalo pang masira yung battery natin. Kasi yun sa akin, nung naputo ko ng fuse, ayan, dyan, merong wire na nagdugtong. Natuklap siya gawa nung naiipit siya ng battery, tapos nagdugtong na yung wire, ayun, nag-grounded, nag-short circuit. Tapos pumutok yung ano, yung pinaka-fuse. Kaya lagi akong may iba ang fuse para in case na maputong ulit, madali lang akong mag-ayos. Tsaka nga pala, pag bibili kayo ng fuse, siguraduhin yung tama yung amperahe na kalagay. Kasi may kanya-kanyang amperahe yan, baka mababa ang fuse na mailagay nyo, eh lagi puputok yan. Ito nga pala yung battery na lead acid na bilog sa Lazada. Kung gusto nyo yung sa online, ilalagay ko yung link sa comment section. Pati itong fuse, ilalagay ko na rin kung saan ko nabili. At tsaka, hanggang dito na lang at magtatapos na ang ating video. Salamat!